welcome back to Marquisa Vlogs. Oh, yeah. So before I do, please don't forget to like and subscribe Marquisa Vlogs. So, meron tayong dalawang langis dito, ayan. Yung Motul, tapos itong bagong Shell Advance. Ayan, so mag-change oil tayo ngayon mga paps. So, ang previous na langis niya is ito, Motul LE. Ayan, so magta-try tayo ng bago. Ita-try natin itong Shell Advance 5W40. So, kasalukuyan, meron ng odong aking NMAX na 2.7 kilometers or 2,700 plus kilometers. So, it's time for change oil. Change oil lang. Let's go, let's begin. Okay, let's begin with the tools. Ayan, size 17. Para dun sa malaki. Ayan, size 17. Tapos size 12. Ayan. Then susunod, kunin natin itong ice cream box. Ayan. Kunin natin draining pan. Okay mga paps, let's start with the 12mm. Ayan, 12mm. And then counterclockwise. Ayun. So, and loosen na natin, guys. Ito palang nakalagay dito na langis mga paps ay yung Motul LE 2,700 kilometers. Ayan. Anong say nyo sa langis? Ah. Oh. Red pa, guys. Pwede pa. Kaya hanggang 3,000 to. And then, punasan natin itong kanyang bolt. And then, sunod natin itong 17mm. Yan. Bubuksan din natin yan. Linisin natin yung filter niya. Okay, so hand loosen na natin. Ayan, madami pang lumalabas, guys. Isin lang natin to. Kanyang filter. Ayun, mayroon siyang mga dalawang pirasong metal. Ayan. So, punasan lang natin. And guys, malinis na. Ayan, habang hinihintay natin na ma-drain yung langis, so magsalin muna tayo ng 100 ml, kasi itong Shell Advance 1 liter siya. Ayan. And by the way guys, this is not sponsored ah. Ayan, binili ko siya sa Shopee 590. Ayan, so magsalin na tayo. Buksan natin. Ayan, magsalin na tayo ng 100 ml. Konti pa. Ayan. Shot puno. Yan guys, ito yung motor ko. Dito naman sa gear oil guys ay sa susunod na ulit na change oil ko siya papalitan, kasi last time pinalitan nag-change oil na ako dito sa may gear oil. Ayan, may bagtaw ba yung pag-change oil natin dito sa may gear oil. Ayan. Okay. Okay, balik na natin guys. Let's go. Ayan, so ganyan ang ayos nya. Masaglit lang, may tumutulo. Punasan natin yung laway. Ayan, so shoot na natin. Clockwise. Ayan, parati namang clockwise ang pahigpit lahat ng may nut at thread. Pahigpit is clockwise. At tamang higpit lang. Hindi mo kailangang sobrang higpit yan mga paps. Yan, katamtaman lang. Huwag kang iniwi. Sabi nga ni Kalikotista, huwag kang iniwi. Yan. Ok,
Ganyan, sunod na natin itong 12mm. Kapunasan muna natin, may laway. Ay, clockwise. Yan, maliban lang dun sa may right side ng side mirror. Yun, baliktad yun, mga paps. Tandaan nyo. Kapag magtatanggal kayo ng side mirror dito sa may right side, dito nakalagay dyan dati, ang pahigpit nyan is counterclockwise. Kapag ilulus mo naman, clockwise naman, pabaliktad. Yan, tandaan nyo, baliktad dito, ah. Nabiktima na ako dyan minsan. Yan, so balik tayo dito, tamang higpit lang dito sa may 12mm. Yan, huwag kang ingwi. Yan, okay yan. Next is kunin na natin itong kapaki-pakinabang na trotot. Yan, okay natin dito yan. Magiging embudo. Yan, eksakto. Oh, ha. Right. Siyempre, kunin na natin ang ating langis. Yan. So, ito na yung 100 ml. Ito na yung 900 ml. So, let's go. At isalin na natin. Ayan. Alright. At ayan na nga. Nailagay na natin, guys. Okay. At ibalik na natin yung dipstick clockwise ulit. Okay, natin itong pliers para hindi pagtripan. Higpitan natin gamit ang pliers. Okay, at syempre mga paps, baguhin na natin or i-reset na natin itong sa may oil meter. Yan. So pindutin mo lang yung button dito sa may side. Pupunta natin sa oil and then steady. Ayun, oh, 2744 kilometers. Ayan, so steady lang natin. Ayan, so nag-blink na. Isa pang steady. Ayun, zero na. Zero na siya. Okay na. Diyan, nagtatapos ang vlog natin for today. Change oil! Huwag niyong makalimutan mag-like, mag-comment, and mag-subscribe. Bye! Bye! Close.